Pagdating naman ng 2015, hindi lang natin mapapabilis ang biyahe mula Baclaran hanggang Bacoor, kundi madadagdagan din tayo ng kinatayang 250,000 na pasaherong ang maisasakay kada araw dahil sa LRT Line 1 Cavite Extension. At pag hindi ho nangyari ito, nandiyan po si Secretary Abaya, na makakasiwa ng proyektong ito, dalawa na kami magpapasakasa siguro sa trip. A promise is a promise, or so President Aquino says, invoking even the memory of his late father. Ako po hindi makapalamukha tinuruan ako makisilip daw at totoo sa lahat na kausap. Turo po ng tatay ko sa akin, pag nagbita ko ng salita, mahirap po madali, kailangan mangyari ito. But with the president not likely to meet his self-imposed deadline, his critics are having a field day on social media, counting the days before he and his transportation secretary lay on the train track. Ang madalas na pag-brownout sa Mindanao, mulat sa pool pa lang, naglalatag na tayo ng solusyon para dito. Ngunit patid natin ang problema ang isang dekadang binaliwala ay hindi masusolusyonan sa isang tulugan. Sa ngayon, patuloy ang paggawa natin ng mahabang upang tugunan ang makakulungan at agarang pangangailangan. Nariyan po ang pagtulong natin sa electric cooperatives upang makapagpasok sila ng generator sets nang magpapapabawas sa mga brownout. Magtutuloy-tuloy ito hanggang makompleto na ang mga plantang magsusupply ng kuryente sa rehiyon. Pero hindi po talaga maubos ang kontra. Keso tataas daw ang presyo ng kuryente kapag may gensets dahil diesel ang ginagamit. May hydropower ngayon dahil tagulan. Kaya umuugong na naman ang reklamo laban sa mga genset. Pero pagpasok ng taginit, tsak, marami na naman po magre-reklamo sa 8 oras ng brownout. Sa ibang bahagi naman po ng Pilipinas, gusto nating magtayo ng mga planta. Habang umuundad kasi ang ekonomiya, tumataas din ang konsumo natin ng kuryente at kailangan dagdagan ang supply nito. Gusto man natin kapag sinagad na ang mga pagkukunan, sakalang tayo gagawa ng planta. May paggawa po niyan, 2 hanggang 3 taon kada planta. Hindi po kabuting basta na lang susulpot ang mga ito. Kung maganda mo kaya, handa naman po tayo makinig. Pero sana naman ay makuha ng mga mayroon ang kabuuang konteksto ng sitwasyon. Halimbawa po, ang planta sa Redondo, Zambales. Pina-TRO dahil mas maganda raw ang renewable. Sinabi rin po ba nilang mas mahal itong ipatayo at mas mahal din ang magiging presyo ng enerhiya. Sinabi po kayang nilang hindi nito kaya tugunan ang base load o ang kapasidad na kailangan laging nariyan para hindi mag-brownout. Magtatayo ka ng wind, paano kung walang hangin? Kung solar, paano kung makulimlim? Lilinawin ko lang po. Naniniwala rin ako sa renewable energy at suportado natin ito. Pero dapat ding may base load plan na sisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente sa ating mga tahanan at industriya. Mag-iingay pa rin po kaya ang mga kumukontra kung busy na sila sa kakapaypay dahil nag-brownout na. Davao lang mismo ngayon, 4th highest incidence of crime sa ating buong bansa. May droga sa Davao ngayon. Ngayon lang, gusto mo, samahan kita eh. Makakabili tayo ng droga sa Davao eh. Oh. So, hindi totoo yan. Eh kung supposed to be na kaya niyang gawin yan, ba't di pa nangyayari yan? Ganon din sa Makati. Droga? May droga ngayon sa Makati. Pwede tayo bumili ng shabu, pwede tayo bumili ng cocaine, pwede tayo bumili ng heroin. Alam ko yan eh. May maganda bang nagawa ang Duterte administration? Yung no smoking. Kung aalukin ka ng pwesto sa Duterte administration, tatanggapin mo ba? Hindi po. Bakit? Hindi ako sangayon sa mga dinadala niya mga issue at polisiya. Dapat bang palitan ang pangalan ng Pilipinas at gawing maharlika? Bakit pa natin papalitan ang pangalan ng ating bayan? Ang dami-dami natin problema na tunay. Kung anak mo ang na-rape o napatay, dapat bang i-death penalty ang kriminal? Hindi po ako tutol na tutol ako sa death penalty dahil anti-poor po ang death penalty. It is not the severity of the punishment but the certainty. Kahit gar, sabi mo kanina, may mga pinapatay kayo, binabalot nyo sa masking tape. Tama? Opo, sir. Pwede bang ipakita to kay Ka Edgar? Pakitignan dito kung ano sa mga tape na to ang masking tape, ha? Pakilatag mo na lang sa kanya na. For the record, Madam Chair, dun sa mga hindi nakita, those are different kinds of tape, no? So, sigurado ka ba, Kay Edgar, na masking tape ang ginagamit niyo? Pakigamit ang mic, sir. Opo, sir. So, alin dyan ang masking tape? Katulad ng alin dyan ang ginagamit niyo? Ito, sir. Yan, sigurado kang yan, sir. Sigurado kang yan. Pakiabot sa akin na...
Sir, ang tinuro mo, kung hindi ako nagkakamali, this is packaging tape, no? Kasi, so the relevance is this. Ito kasi yung masking tape. Hindi ko sinama dyan. Ang masking tape kasi hindi ginagamit to dahil madaling punitin to. Diba? So, alin? Yung brown talaga, sir. Ito. Oh, ito. So, hindi masking tape. Kasi tinanong ko sa iyo kanina, sigurado ka ba na masking tape? No? Kasi, sir, ang lahat ng ito, ang tingin ko, masking tape. Masking tape. Eh, bak, hindi ko malalaman yung bak, pangalan, sir. Bakit ito lang ang tinuro mo sa akin? Kung lahat yan tingin mo masking tape, sir, ba't ito lang ang binigay mo sa akin? Ganyan lang ang ginagamit namin, sir. Anyway, sir, as I said, no, ginagamit ko lang to, testingin yung credibility mo, or kung may bumulong lang, may nagsabi lang sa inyo. O, next, sir. Sabi niyo po ay pinatay si Hamisola kanina, sir, sa testimony niyo? Hamisola? Opo, sir. Sabi niyo po, dalawang magazine ang inubos ni Mayor Duterte noon. Tama, sir? Opo, sir. At sabi niyo, mahigit 200 bala na sa katawan ni Hamisola. Opo, sir. Sa estimate lang yun, sir. Estimate. So, are you exaggerating? Pinapalaki mo ba yung number na 200 o para medyo nakakasyak sa amin? Hindi man, sir. Sa daming bumarel kang Hamisola, sir. Sobra-sobra ang na-overkill si Hamisola. Ilan to ang bumarel sa kanya? Ang dami, sir. Mga ilan? Ang dami talaga. Mga ilan nga po? Buong unit, sir, ng anti-crime. Noon. So, mga ilan po yun? Siguro, mga 30 kami, sir, siguro. Anong posisyon niya? So, nasan si Hamisola? Doon sa parang firing squad ba, sir? Or nakahiwalay kayo? O paano? Parang firing squad, sir, si Hamisola, sir. So, mag-isa siya dito? Nakapila kayong lahat? Nilalapitan talaga, sir. Paano nga, sir? I-describe mo sa amin. Ginaganyan, sir. Nilalapitan sa pick-up. Doon sa pick-up niya, sir, nadala. Nakasakay siya sa pick-up? Nagdala siya ng pick-up, sir. Nandiyon siya sa baba, sir. Nakatayo siya sa labas ng pick-up? Nasa loob ng pick-up? Paano po? Nakatayo. Nag-uusap ng babae, sir. Okay. Sa daanan. So, tapos, habang kausap yung babae, biglang binarel? Hindi, sir. Dumaan ito si Major Pabo, Pulvincio Pabo, sir. Major pa noon si Pabo. Pinagalitan, bakit mo binalagbag yung sa daan? Eh, meron kaming operasyon. Tapos? Pagtingin ni Major Pabo, may baril lang yung BIA agent, sir. Akala niyang civilian lang ordinary. Bumunot ng baril si Hamisola. Okay. Bumunot si Major Pabo. So, naunahan ni Hamisola. So, si Hamisola naman, magaling bumunot ng baril kay Shooterman, sir. Okay. So, nabulagta si Major Pabo, sir. Okay. Parang natamaan yung kamay niya, dalawa, at saka yung paa niya tagtad ng Glock. Parang ang baril ni Hamisola, Glock. So, ang ginawa ko nung mga ibang polis, pinagbabaril siya sabay-sabay. Pinagbabaril, sir. Oo. So, ang ibig kong sabihin po sa excessive force, patay na, pinuputokan pa. Buhay pa, sir, yung dumating si Mayor, parang pininisan niya, sir. Oh. Matagal man namatay si Hamisola kay lumalaban man, kung trend, kasi naubusan ng bala, sir. Sir, kung 30 kayong bumabarel sabay-sabay, buhay pa rin? Buhay pa rin, sir. Buhay pa rin, sir. Sandali, sir. Bago dumating, sir, si Mayor, ilan na kayong bumabarel sa kanya? Ang dami na, sir. Ilan na tama niya? Hindi man yung binilang, sir. Basta... Pero, so, bulagta na siya? Bulagta na, sir. Pero buhay pa sa... Parang naghihingalo pa, sir. Pininsan ni Mayor. Paano niyo sabi pong parang nakikita mong humihinga pa o ano? Nakikita pa, sir, nang humihinga, sir. Okay. Kasi, tingnan ko lang po yung credibility ng inyong kwento, ha. Kung 30 kayong bumabaril, patay na, tapos sasaksakan. So, ano ginawa ni Mayor? Naglabas ng uzi? Opo, sir. Saan galing ho ang uzi? Dala niya, sir. Oh, sir. Pero hawak na niya, pagbaba niya, pinakuha niya? Hawak na, sir. Hawak na. Hawak niya. Pagbaba pa lang ng sasakyan, hawak na niya?
Opo, sir. O, tapos? Biglang pininisan si Amisola. Paano nga, sir? Pagbaba niya, pinadiretso siya doon o ano? O, diretso na, sir. Diretso na. So, wala nang sino yan? Saan yan? Wala na ang guwan. Eh, paano nalaman? Pinaglaan niya, linapitan, sir, sa may umiwas na kami doon. Siya na ang... Tapos pagdiretso doon, pintukan, tapos pinalitan pa rin sa pamagasin. Opo, sir. Inubos din? Inubos din. Ilan po laman ng isang magasin? Hindi ko alam, sir, yung baril nga ganyan. Pero ang pagkaalam niya, sir, Uzi? Opo, sir. Mga kailan po to? Hindi ko na matandaan yung taon, sir, mga line of 95, 97 siguro. Basta hindi ko nalalaman na yung taon na, sir. Sige, sir. To me time to lie, we're turning Kairat cry. To me time to lie, we're Kairat coping die. Latin man.